Magandang maulang hapon sa inyong lahat. Hello, welcome po dito sa DRRMS Buklatan. Ito po ang episode 10 ng ating programa. At welcome po dito. Hello, ako po si Ate Yanyen at na-excite po ako. Sobrang excited po ako sa magiging kwentuhan natin today. Alam niyo ba kung ano ang okasyon today? Alam niyo ba? May nakakaalam ba? Ngayong July 21, may nakakaalam anong araw ngayon? Ang araw ngayon ay National Children's Book Day. O, diba? O, diba? Time to celebrate. Ngayon, kailangan nating i-celebrate ang pagbabasa ng mga children's books, especially dito sa Pinas. Hello sa inyo lahat! Happy National Children's Book Day sa inyo lahat! Woo! Hello! O, sige ha, ulitin natin. I-mute muna natin ang ating mga camera. I-off din natin ang ating mga videos. Okay? Tama po ba? Naka-off na po? Very good! You can leave your comments sa comment section, especially dun sa mga nasa FB. Very good po sa inyong lahat. Yes, manga, no? Opo, fan po ako ng anime at manga. Kung meron po kayong mga magsasuggest, i-comment ka lang din. Okay, ito po ulit ang online kwentuhan DRRMS Buklatan. Ngayon po ang ating mga speakers, pwede po kayong mag-comment. Ilagay lang po ang inyong name. Very good. Pangalan ng school at ang inyong tanong. Meron po tayong section mamaya para sa mga katanungan. At meron din po na kung pwedeng maisagot ang ating evaluation form pagkatapos ng ating session. So para kung may mga suggestions kayo at para mas ma-improve pa natin ang ating mga episodes. At kapag nakapag-send po kayo ng evaluation form, pagkakalooban po namin kayo ng Certificate of Participation. Ito ay ipapadala through email this coming September. Sa muli po, magkita-kita po tayo lagi ngayong Martes, alas 4 ng hapon hanggang August 2020. Kasi magpapasokan na! Okay? So, ito po ay isang pagpupugay din
sa lahat ng mga estudyante mula Luzon, Visayas at Mindanao na sinamahan tayo at lumikha, gumawa ng kanilang mga takdang aralin. Ang cute naman ito, ang mga itong mga safe spaces ni na Maxine Meryl Tamagong from from Julian Felipe Elementary School, Division of Cavite City. Cute. Si Gracella Janessa Marie Abarintos, San Chotoro Elementary School mula sa Batangas. Ang cute underwater. Lindsay Reyes from Halong Elementary School, Pampanga. At si Renz Gian Abrigonda from Batangas. Gumamit ng mga toys, mga Legos. Yung isa kanina gumamit ng mga corals and shells. Thank you. Ito naman, wow! Si Cheska Althea M. Lapus mula sa San Agustin Integrated School from Batangas din. Ang cute! Ito ang kanyang safe space. O, pinaghalo-halo na niya lahat ng kanyang mga toys. Si Jehan Misenas, pagpupugay din mula sa Cavite, Julian R. Felipe Elementary School. At ito naman ang safe space. Wow! Outdoor! From Ian Shell Audrey Diomampo, As Is Elementary School from Batangas. O tama din, pwede rin outdoors, why not? Ito po muli ang online kwentuhan DRRMS, sabay-sabay tayo, Buklatan! Episode 10, July 21, at pinapaalala ko po, ngayon ay National Children's Book Month. Yay! At ito, sasamahan po tayo ng ating ultimate lodi, si Direk Ronnie, Direk Ronilda Arco, Director 4 ng DepEd DRRMS. Magandang hapon, Direk Ronnie! Good afternoon, Yen! Good afternoon, children! Kumusta na kayo? Oh, episode 10 na tayo. Grabe, ano? Nakalayo na tayo. Ang dami na nating napagsamahang kwento. Ngayong hapong ito, mag-e-enjoy kayo. May bago rin tayong kwentista, ha? At ito ay isang national artist, hala, no? Palangka awardee nga ilang beses. At saka ano, hindi lang siya writer ng children's books, isa rin siyang doctor, yes, medical doctor. At siya rin ang chairperson natin ng National Children's Television, no? So, ngayong hapon, kukwentuhan kayo ni Doc Luis Gatmaitan. Ang kwento natin ngayong hapon ay tungkol sa makulay na bahay. Yan, no? Ang kwentong ito ay tungkol sa kaligtasan at kalinisan ng kapaligiran. Dito ang ating punto, no? Ang focus ng kwento ay yung protection, no? Ng mga bata. So, alam natin na ang kwento at sana nga nangyayari sa inyo kada Tuesday na nag-DDRMS Buklatan tayo ay nakakaginhawa sa inyong mga pakiramdam. Nabibigyan kayo ng kasiyahan at yung mga damdamin at kalooban nyo ay napapanatag sa pamamagitan ng ating kwentuhan. At sana ay nalalaman nyo din, no, ang inyong mga karapatan bilang mga bata. So ngayong hapon, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sana ngayong hapon ay may matutunan tayo ulit at mag-enjoy tayong lahat. Welcome kids sa ating DRRMS Buklatan. Thank you! Maraming salamat, Direk Ronnie. Nawis namin kayo. Ayun, no? Naalala niyo yung last time, di ba, tinuro sa atin ni Kuya Dan yung butterfly hug? Para nalalaman natin kapag ligtas tayo at kapag inaalagaan natin ang ating sarili, inaaruga natin ang ating kapwa at ating kapaligiran, mas nagiging ligtas tayo. And yes, congrats sa lahat ng mga nag-submit ng kanilang mga safe spaces. Ang safe space din ay pwedeng lugar o pwedeng tao. O diba? Pero ito ngayon, excited talaga ako kasi oo nga, national artist na tapos doktor. Saan ka nakakita nun? Doktor, pero nagsusulat ng mga kwento at nagkukwento. Yee! Fan po ako. Nagpa-fangirling ako ngayon. Ito po, marami rin akong libro, promise.
Ito po si Dr. Tito Doc Luis Pigat Naitan. Isa po siya medical doctor, book author, chair ng National Council for Children's Television, NCCT. Tito Doc! Hello po! Hi, Tito Doc! Nakamute po. Hello po, Tito Doc. Nakamute yun. Yan. Yes. Yan, hello mga kids. At hello sa mga magulang, sa mga teachers na nakikinig sa kanilang mga respective houses. Yan. Kumusta kayo? Yan. So, ngayong araw na to, meron akong ikukwento sa inyo. Handa na ba kayo makinig ng kwento, mga kids? Aba, naririnig ko ba? Sige nga, kung ready na tayo, sabihin natin, kung handa tayo makinig ng kwento, ang sagot natin, aba, syempre, yes. Yan. Kaya ba nating sabihin niya, sabay-sabay nga tayo, papalakpak tayo, tapos iahampas yung kamay sa ating lap, and then magaganyan tayo, sasabihin nating aba, yan. Aba, syempre, yes. Yan. Kung ready na tayo, eh, sisimulan ko ng storytelling. Handa na ba mga kids? Aba, yeah, okay. Yes. Ayan. Si ate yan ang gumawa, no? Ng aba, syempre, yes. Okay, ang aking kwento ngayon ay special na kwento na sinulat ko para sa Eco-Waste Coalition. Itong kwentong to ay pinamagatang Ang Makulay na Bahay. Nakita nyo naman, no? Dun pa lang sa cover ng ating aklat, napakakulay na, di ba? Yung bahay, may blue, may yellow, may red, green, and orange. At talaga namang napaka-colorful. Ang mga guhit na yan ay gawa ni Gilbert Labides, isang mahusay na ilustrador. At malalaman nyo mamaya kung bakit ang focus ng kwento ay itong kulay. Ano bang meron dito sa mga makukulay na to? Ano bang ginagamit natin pag nagkukulay tayo? Diba? So sa mga bata, Crayola, yung mga watercolor. Pero sa mga adults, paano ba kinukulayan ng bahay? Crayola ba ginagamit? Hindi. Pintura, diba? Ano kayang meron sa mga pintura? No? Titingnan din natin yan habang nagtutuloy tayo sa kwento. Okay, sisimulan ko na ang pagkukwento ng Ang Makulay na Bahay. Ang mga bida po rito ay isang pamilya na ang bida, ang tatay ay si Tatay Simon, ang nanay ay si Nanay Nida, at may dalawa silang anak, yung nakatatanda ay si Mardy, at yung bunso nila, tawagin na lang natin Bebe. Di ba common sa atin yung pag maliliit na baby, ang tawag natin ay Bebe, di ba? So ngayon, sisimulan ko na ang kwento. Ayan. Nagising si Nanay Nida sa malalakas na palahaw ng kanilang kapitbahay. Tulong! Maring Nida, paring Simon, tulungan niyo kami. Dali natin ang bunso ko sa ospital. Ha? Ano bang nangyari? Aksidente na kainom ng gaas ang anak ko. Palahaw ni Aling Mirna. Napagkama lang tubig kasi nakalagay sa bote ng mineral water. Nagmamadaling inihanda ni Tatay Simon ang kanilang sasakyan na puno ng usok ang kanilang garahe. Naku, lakasan mong loob mo, Mare. Papunta na tayo sa doktor. Yun ang sabi ni Tatay Simon. Sa bahay, naiwan si Nanay Nida na kumakabugang dibdib. Katulad ni Aling Mirna, mayroon din siyang dalawang maliliit na anak. Siyempre, ayaw niyang mapahamak ang mga ito. Naglagay na nga siya ng plug sa mga suksukan ng dekuryenteng kasangkapan. Diba? Kayo ba naglalagay ng plug doon para hindi galawin ng mga bata? Nakasinop ang mga laruang digulong para makaiwas sa disgrasya. Kasi minsan, diba, kapag may gulong at kakalat-kalat yung gulong at natapakan nyo, pwede kayong madulas at maaksidente. Bawal paglaruan ang posporo, kutsilyo at iba pang matitib at matutulis na bagay sa kanilang bahay. Nagsilbing paalala ang nangyari para mas lalo pa siyang maging maingat. Kaya binuksan niya ang kanyang medicine cabinet at tiniyak na may tamang label ang lahat ng bagay na nandoon. May label na tama ang betadine, alcohol, agu-oxinada, vitamin syrup at mga antibiotikong syrup. Ayan. So isa-isang chinek ni Nanay Nida kasi talagang maingat siya, no? Ayaw niya mapahamak ang kanyang mga anak. Siguro yung mga magulang na nakikinig sa atin ngayon, makaka-identify kayo kay Nanay Nida kasi
ayaw din naman natin na yung anak natin mapahamak ng ganun-ganun na lang, no, sa dami ng mga bagay na meron sa bahay na akala natin harmless, kagaya nga ng mga posporo, kutsilyo, at mga bagay na mislabeled. Halimbawa, namali tayo ng paglilabel, no? Katulad nung nainom ng bata, akala niya ay mineral water, nun pala gaas yung laman, no? Pero alam niyo ba, may kakaibang hilig si Nanay Nida. Madali siyang maakit sa mga bagay na makukulay, no? Kaya, hayun, pag nakita niyo yung bahay nila Nanay Nida, papansin-pansin ang pagiging makulay nito kahit malayo pa, no? Mahihiya ang mga bulaklak ng sunflower sa tingkad ng bahay nilang kulay dilaw. Ang bahay na alaga sa pintura, ganyan ang tawag ng mga kabarangay sa kanilang bahay. O diba, nakikita nyo ba yung itsura ng bahay na yan? Ayan sa drawing, oh. Ang daming kulay na nakikita, diba? Yan daw ang bahay na alaga sa pintura. At pag bumalaki pa ni Nanay Nida, eh, ikaw na ang may asawang pintor, sabi ni Nanay Nida. Kung pala, pintor pala si Tatay Simon. No? Ano ba mga bata yung pintor? Siya yung, hindi lang yung gumagawa ng mga painting. No? Ang pintor din, sila yung nagpipinta ng mga eskwelahan, ng mga building, ng bahay. No? Ang tawag doon ay pintor. Sige, ano nga ulit ang trabaho ni Tatay Simon, mga kids? Tama, pintor. No? Isa siyang pintor. Kaya nga naman yung bahay nila ni Nanay Nida ay sobrang makulay. Ngayon, kung makulay na sa labas pa lang ng bahay, ano pang aasahan nyo sa loob nito? Hindi ba? So lahat ng dingding sa bawat kwarto ng bahay nila ay makulay. May kwartong kulay pula. Ituro nyo nga mga kids, nasa yung kwartong kulay pula. Ayun. May kwartong kulay orange o kulay dalandan. Ano? Nasaan yung kulay dalandan na kwarto? Ayun. May kwarto rin na kasing berde ng damo. Ayun, nasa baba, no? At kasing asul naman ng langit ang kanilang sala. So nakita natin, may asul, may orange, may green, may blue. Kompleto, no? Katwiran ni Nanay Nida na itatago raw ang pagkaluma ng bahay nila dahil sa magic na dala ng mga pintura. Pati yung mga tukador sa loob ng bahay, cabinet, silya at mesa ay hindi rin ipinwera. Makukulay din lahat na ito. At sabi ni Nanay Nida, maaliwalas talaga sa mata kapag makulay ang nakikita. Yun ay nasisiyang sinasabi ni Nanay Nida habang pinagmamasdan niya yung kabuuan ng kanilang bahay. Kayo ba mga bata, yung bahay niyo bang tinitiran ganyan kakulay? Marami rin bang iba-ibang kulay sa mga dingding ng inyong bahay? Sige. Habang tinitingnan ni Nanay Nida, tuwang-tuwa siya sa makukulay na pintura sa mga dingding, ano, nagbiro pa si Tatay Simon sa kanya. Eh, baka naman pwede mong bawasan ang pagkapula ng labi mo, Nida. Sabi ni Tatay Simon patungkol sa lipstick na laging ipinapahid ni Nanay Nida kahit nasa loob lang sila ng bahay. Sus! Ito namang mister ko, napaka-konserbatibo, sabi ni Nanay Nida. So mga bata, nakita niyo yung si Nanay Nida pala rito, siya yung nanay na kustoryosa, no? Kahit nasa loob lang siya ng bahay, ay siguro nagpupulbos siya, no? Tapos naglalagay siya ng lipstick. Wala namang masama roon, di ba? Katunayan yung mga teachers natin sa school, pag pumapasok pa tayo sa eskwela, nakikita natin na talagang may mga naglalagay din ng lipstick yung mga teachers kasi nga para o kaya pulbos or makeup para magandang tingnan sa harap ng mga estudyante. At si Nanay Nida, kahit nasa bahay lang, lagi din siyang lipstick. Ayan. But ngayon, pati sa pagpili ng eskwelahan ng kanyang panganay na anak na si Margie, ay nanaig din ang hilig ni Nanay Nida. Hindi nakapasa sa kanyang panlasa ang mga naunang binisita niyang preschool. May tatlong preschool na pinuntahan si Nanay Nida. Ang pintas niya doon sa unang preschool, nako, kay putla naman ang classroom na to. Paano matututo yung aking panganay? Sabi niya kasi napansin niya na hindi masyadong matingkad yung mga pinta. No? Sa pangalawang preschool na pinuntahan ni Nanay Nida, ganito naman ang kanyang komento. Ay, saksakan ng liit ang playground. At ayun pa, nagtipid pa sa pintura. Yun naman ang kanyang pangalawang sinabi. Pero dito sa
sa pangatlong eskwelahan, dito lubos na nasiyahan si Nanay Nida. Sabi niya, nako, ito yung bagay sa anak ko. Ha? Makulay. Oh, tingnan mo pa, ang dami mga maliliit na kutse-kutsehan. Yan. Merong mga maraming gamit, no? Ang dami mga paglalaro ang maliliit na tau-tauhan o yung mga small human figures. May mga plastic na hayop, may dinosaurs, may trumpo. At tinurupan niya yung kung ano-ano mga bagay na nakapatong sa estante nung eskwelahan. Tapos sabi ni Mardy, Mommy, I like dinosaurs. Sabi ni Mardy, sa saktong-sakto. No? Dahil may, nakikita niyo ba mga kids, so may mga dinosaurs dito sa laruang dinosaurs sa harap. Sure enough, mula ngayon, ito na magiging school mo. Nasdan pa ni Nanay Nida ang kabuuan ng naturang eskwelahan. Mukhang bagong pinta ang mga silya at mesa. Naka-display ang mga building blocks at abacus na pinturado ng kulay dilaw, orange, pula, berde at asul. At napansin pa niya yung nakapintang dibing dilaw doon sa kulay berdeng background ng eskwelahan. Nasaan yun? Yung mga bibing dilaw. Nakikita niyo ba? Ayan, no? Itong mga bibing dilaw, turo niyo nga na nakapinta siya doon sa dingding na kulay berde nung eskwelahan. So, gandang-ganda talaga si Nanay Nida. Tapos, nagbiro na naman ulit si Tatay Simon. Sabi niya, eh, kailangan ba talagang kakulay ng ating bahay ang bagong eskwelahan ni Mardy? Sabi ni Tatay Simon. Nabiro kasi talaga si Tatay Simon. Ano? Nalalapit na noon ang pasukan, kaya ang daming tanggap ni Tatay Simon na pipintahang mga eskwelahan. Di ba kapag mga ganyang malapit na magpapasukan, may mga brigada eskwela, di ba meron yung mga teachers, gusto nila mas maganda yung classroom nila para pag dumating yung mga bagong estudyante, eh, talagang masisiyahan. Ano? So, sa kaabalahan ni Tatay Simon, hindi niya napansin na may mga bahagi na pala ng pintura ng kanilang medyo may kalumaan ng bahay na unti-unti nang natutuklap. Kahit makulay yung bahay ni Nanay Nida, Tatay Simon, medyo luma na din kasi. At siyempre may mga natutuklap na rin na pintura, no? Malutong na ito. Malutong na yung pintura. Pag kasi medyo naluma na, lumulutong yung pintura, tapos nadudurog agad. At kapag nadurog, nagiging pulbos ito at napapahalo sa mga alikabok sa paligid. Anak, huwag mong isubo yung kamay mo, dirty yan! Minsay saway ni Nanay Nida sa anak na 2 taong gulang. Ito nga si itong bata na to, no, na tawagin natin si Bebe. Kasi anumang mapulot nitong si Bebe ay tinitikman, nilalasahan, no? Hindi ba napansin niyo ba yung mga bata kung meron kayong kapatid na maliliit na mahilig gumapang-gapang, no? Kapag meron mga kung ano-anong bagay sa paligid o sa sahig, no? Dinadampot nila yan tapos tinitikman, kinakain, makikita mo subo-subo na lang nila. Or kung ano-ano, no? So, nagpanik talaga si Nanay Nida. Sabi niya, huwag mong isubo yan kasi dirty yan. Tapos, sabi niya, ikaw talaga, bebe ko, kapag nahulog na sa sahig, huwag mo nang isusubo. Sabay punas ni Nanay Nida sa malaway na kamay ng bunso. At ikaw rin, Kuya Mardy, tinawag niya yung kanyang nakatatandang anak, no? Huwag kang maglalaro sa sahig para hindi marumhan yung mga damit mo. At saka para hindi kagayahin ni bebe. Pero, hindi naman laging nakamasid si Nanay Nida sa 2 anak. Diba? Nang magbakasyon ng kanilang kasambahay, kasi nagkasakit yung anak ng kasambahay nila, nagbakasyon, kinailangan ni Nanay Nida naggampanan ang maraming gawaing bahay. So, nung minsan na naglalabas siya, no, si Nanay Nida, sabi niya, Kuya Mardy, bantayan mo nga si Bebe. Lalaban ko lang yung mga damit ng tatay nyo at baka kumapit yung pintura sa kanyang damit. Bakit nga ba may pintura sa damit ni Tatay Simon? Anong trabaho ni Tatay Simon kung natatandaan niyo mga kids? Tama, isa siyang pintor. Kaya yung kanyang damit, siguro yung maong niyang damit o pantalon, no? May mga pinta na nakadikit. No? At para maalis agad, nilalaban agad ni Nanay Nida. Pero nagpatuloy sa paglalaro ang 2 magkapatid. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Tapos, nakakalat sa lapag yung mga laruang nanghahaluan na ng alikabok.
At minsan kakagatin ito ni bebe o ni bunso, minsan isusubo, no? Nilalawayan. At si Kuya Mardi naman, dahil siya naman talaga yung panganay, sabi niya, ay, dirty yan bebe, huwag mong isusubo. Sabi ni Kuya Mardi. Yan. Kaya, nung nagsimula na magpasukan, ano, willing-willing si Kuya Mardi sa kanilang, sa kanyang napasukang eskwelahan. Ito ang eskwelahan na napakakulay, di ba? Ito yung gustong-gusto ni Nanay Nida na eskwelahan, ano? Bukod sa mga laruan na gustong-gusto niya, mga laruang nababali-bali at naiuhulma, di ba nakikita niyo ba minsan may mga toys na malambot? Very pliant, no? Kahit igalaw niyo yung kamay na nababali ng konti, yung paa nababali, yung leeg nababali. So, gustong-gusto ni Mardi yung mga ganung laruan, ano? Tapos na i-mold niya ulit, na iuhulma. Gustong-gusto rin ni Mardi yung paglalaro doon sa kanilang playground. Kasi yung eskwelahan na to ay makulay din yung playground. Do, gustong-gusto niya maglaro sa siso. Ayan, nakikita niyo sa picture yung siso. Meron ding padulasan or slide at meron ding swing. So, kapag oras na ng recess, no? Nangunguna si Mardi sa pangungunyapit doon sa mga baras at pagpapadulas dito sa mga slides. Yan, nakikita niyo mga kids. So, si Mardi nagpapadulas. Tapos ayan, nakasakay sa swing. Ang lakas nung paganyan at nakasabit na siya doon sa baras. No? At baliwala sa kanya kahit may mga natuklap na pinturang dumidikit sa kanyang palad. Kasi di ba mga kids, minsan pag napansin niyo ba kapag naglalaro kayo sa mga ganyan, minsan yung kamay niyo napapansin niyo parang may mga pira-pirasong kulay pula or pintura o asul na parang natutuklap na napapasama sa inyong mga palad. Tapos dito na rin ni Mardi kinakain sa playground na to yung kanyang baong sandwich, no? Kahit hindi pa siya naghuhugas ng kamay, kakainin na niya agad. Eh hindi ba anong meron sa kanyang kamay? Siyempre maraming alikabok, tapos maraming mga tira-tirang pintura minsan na napapasama, no? Kaya ang sabi ni Teacher Rose, yung kanyang teacher, Mardi, wash your hands first, sabi ni Teacher Rose. Ayan. Ano nga ulit yung pangalan ng ating teacher dito sa eskwelahan na to? Si Teacher Rose. Ayan. So si Teacher Rose, siya yung laging nagpapaalala kay Mardi. Ayan. Sinusunod kaya naman ni Mardi yung paalala ni Teacher Rose? Tingnan natin. Ayaw rin ni Mardi na lagi siyang nalilate sa pagpasok sa eskwelahan. Alam niyo kung bakit? Kasi sinisimula ni Teacher Rose ang klase niya ng storytelling activity. So pagtuntong ng oras ng pasukan, ang unang activity na ginagawa ni Teacher Rose ay mag-storytelling or magkwento. Kaya naman itong si Mardi, ayaw na ayaw niyang nalilate kasi ayaw niyang ma-absent, no? O ayaw niyang malaktawan yung storytelling na ginagawa ni Teacher Rose. Nama. Pero hindi nagtagal at napansin ng mga guro na laging hindi mapakali si Mardi habang nagkukwento si Teacher Rose. Eh ang galing-galing na storyteller ni Teacher Rose. Sa una lang nakikita nilang interesadong makinig itong si Mardi. Pagkatapos, parang wala na siyang gana kung ano-anong ginagawa. Minsan kinakalabit niya lahat ng mga kaklase niya, no? Nakikinig yung mga kaklase niya, kakalabitin niya, no? So naglingunan ng lingunan. Minsan naman, nangungurot, ayan, no? Kinukurot-kurot niya yung mga tagiliran, yung likod, mahita ng mga kalaro niya. Minsan nanunundot siya at minsan nambabatok pa. Naku, tama ba yun mga bata? Tama bang ginagawa natin sa mga kalaro natin? Hindi, no? Lalo na kung meron pang hindi dapat ginagawa ito at lalo na kung may activity pa tayo na ginagawa kasama yung teacher natin, dapat behave tayo, no? Dapat nakikinig lang tayo at ginagamit natin ang tenga habang nag-i-storytelling si teacher. So sabi ni Teacher Rose, Mardi, stay put. Keep quiet please and don't disturb your classmates. Paalala ni Teacher Rose, parang kitikiting si Mardi. Kalaunan, kahit ano pang husay ni Teacher Rose sa pagkukwento, hindi na nito makuha ang atensyon ni Mardi. Mardi, please behave! Sabi ni Teacher Rose. Pero parang walang naririnig si Mardi, no? Ayan. Ano kayang nangyayari kay Mardi? Bakit ganun? Kaya isang araw,
nagpa siya si Teacher Rose na ipatawag no sa eskwelahan, sina Tatay Simon at Nanay Nida. So ngayon, alala siyempre yung mag-asawa, no? Kasi nagtaka sila kung bakit kailangang makipag-meeting sa kanila si teacher. So sabi ni Tatay Simon, eh ma'am, meron po bang problema si Mardy? Sabi ni Teacher Rose, napansin po kasi ng mga teachers niya na parang nag-ibang ugali ni Mardy, no? Dati-rate sobra pong behave ang inyong anak. Pero ngayon, masyado na po siyang makulit. Ayan. Biglang napasingit si Nanay Nida. Sabi niya, ha? Naging pasaway ang anak ko? Parang ganun na nga po, patuloy ni Teacher Rose. At nagpatuloy pa sa pagtatanong ang guro kung may problema bang nangyayari dun sa bahay. Puros iling lang ang naging tulugon ng mag-asawang Nida at Simon. Sila man kasi ay labis na nagtataka. Paano yung sobrang bait na si Mardy ay naging saksakan ng kulit? Hindi nila maintindihan yun, no? At saka may isang bagay pa silang napansin na parang lagi na lang umiiyak yung kanilang bunsong anak kapag silang dalawa lang ni Mardy ang magkasama. Yan. Well, iisipin natin ano kanyang ginagawa ni Kuya Mardy at bakit iyak ng iyak ang kanilang bunsong kapatid na si Bebe, no? Titingnan natin kung ano nga kaya yun, ano? Minsan habang nanonood ng telebisyon yung mag-asawa, no? Nakikinig sila ng news, narinig nila ang isang reporter na nagbabalita mula sa isang palengke o sa isang pamilihang bayan. Nakagawang pansin ni Nanay Nida nang banggitin sa balita ang mga laruang nakatinda. Ang sabi ng reporter ganito, pinag-iingat po ang lahat sa pagbili ng mga makukulay na laruan. Maaari pong hindi ito ligtas laruin ng ating mga anak. Sinasabing baka mataas ang lead content ng mga laruang ito. Kapag may matinding exposure sa lead o tingga, ang mga sanggol at batang maliliit pa, naaapektuhan ng development ng kanilang utak. Kasabay po ng reporter na yon ay may isang interview sa isang doktor. At ang sabi ng doktor ay ganito, paano po natin malalaman ng mga palatandaan na baka nalalaso na ng tingga o lead ang inyong mga anak? Kadalasan po, humihina po ang kanilang ulo. Hindi na po makafocus sa kanilang mga ginagawa. Nagiging makulit at pasaway, nagiging agresibo po. Yun ang sabi nung ini-interview yung doktor doon sa TV. Napaisip si Nanay Nida, no, sa narinig sa report, no? Lalo na nung i-focus nung camera ang makukulay na laruan at mga school supplies. Ganoon kasi ang mga laruan ni Mardy at pati yung mga school supplies niya. Napatingin sa asawa niya, sabi niya, Simon, mukhang kailangan natin ipa-check up yung ating anak, sabi ni Nanay Nida. Sa ospital, agad nagsagawa ng pagsusuri sa dugo ni Mardy. So pagdating nila doon at malaman yung kanilang complaint, ano, ay kinuna na agad ng dugo si Mardy. So matapos yung mga laboratory test, ay binanggit ng doktor na ito'y kaso ng lead poisoning. Ano nga ulit mga kids? Banggitin nga ulit natin. Lead poisoning, no? So ang lead sa Tagalog ay ulit tingga, no? Pagkalasong dulot ng tingga. 'Yon ang sinabi ng doktor. Mabuti't nadala niyo po agad ang inyong anak, sabi ng doktor. Ngayon, kung may batang mas maliit pa na nasa inyong bahay, posibleng maisubo niya ang lead o tingga kung naihalo niya ito, kung napapahalo ito sa mga alikabok na nakakapit sa kanyang laruan. Alam naman natin, di ba, yung mga laruan na may alikabok ay po pwedeng nakapitan ng mga na natuyo o yung mga napulbos na mga pintura, di ba? Oo, kasi nung araw yung mga pintura may halong mga lead, no? Okay. Biglang naisip ng mag-asawa, si bebe ko, si bunso. Naisip na mag-asawa ang kanilang baby na kung ano-ano ang sinusubo. Mabuti naman po't mild na naging epekto ng tingga kay Mardy. Kung napapabayaan po kasi ito, alam nyo, posible itong mauwi sa konbulusyon, pagkasira ng isip o mental retardation, coma o kaya yung parang nawalan ng malay. No? At pwede po itong makamatay, sabi nung doktor sa mag-asawa.
nahintakutan ng mag-asawa sa narinig. O Diyos ko po, sabi nilang ganun. Natakot sila. Napakaingat pa naman ni Nanay Nida sa bahay. Di ba sinabi ko nga kanina, nakita niyo yung pag-iingat na ginagawa niya sa loob. Akalain ba naman niyang may posibleng lason pala sa bawat makulay nilang dingding, mga kasangkapan at mga kagamitang bahay? Akalain ba ni Nanay Nida na ang hanap buhay ni Tatay Simon ay may dala rin panganib? Ano nga ulit yung trabaho ni Tatay Simon? Pintor, di ba? So akalain ba naman niya yung trabaho ni Tatay Simon na pagpipinta ay may dala rin danger o panganib kasi nga yung pintura mismo ay baka may tingga o may lead. Akalain ba niyang pati ang mga karaniwang laruan, no, na pinaglalaruan lang ng anak niya at nabibili sa palengke ay posible rin magdulot ng problema? Kung hindi pa naman huli ang lahat. Pumunta sila sa eskwelahan at kinausap si Teacher Rose. Teacher Rose, sabi ni Nanay Nida, huwag po kayong magagalit. Pero maaari po ba nating ipasuri yung mga kagamitan at laruan niyo dito sa paaralan niyo? Sabi po kasi ng doktor ni Mardi, posibleng mataas ang taglay ng lead o tingga ng mga pinturadong gamit. Yun ang lakas loob na sinabi ni Nanay Nida sa kanyang teacher, no? Sagot naman ni Teacher Rose, nako, Nanay Nida, sige po, wala pong problema yon. Ipapaalam ko po sa ating principal. Kaya kinabukasan din ay kinuhanan ng lead content ng mga environmental experts, lalo na itong mga taga Eco Waste Coalition, ano? Marami silang mga eksperto dyan. At meron silang scanner, no? Yung nakikita nyo ngayon, di ba? Sa pagpunta nyo sa mall, merong itinututok sa noo, no? Para malaman ang temperature nyo. Parang ganito rin yung scanner na ginagamit sa pagtiyak kung mataas yung lead content. So ang ginawa nila, itong scanner na ito, itututok nila doon sa isang bagay na makulay. Halimbawa, itong laruan na to, itututok dito yung scanner. At kapag tutok na ganyan, ano, kapag tumapat dito, i-report na agad nung scan, nung scanner, kung gaano karami yung percentage nung lead. Kaya malalaman agad. So, nagulat silang lahat, no? Sa mataas na lead content ng mga pinturadong gamit doon sa loob ng eskwelahan. Pati yung mga nakapintang mga cute na bibing dilaw sa berding dingding. Nakatandaan niyo ba yung dingding kanina, berde? Na marami nakadrawing na tatlong bibe. Pati yun, ang taas-taas din pala ng lead content, no? Sabi ni Teacher Rose, I didn't expect it. Sabi niya, hayaan niyo po at muli namin papipintahan ang eskwelahan ito at gagawa po kami ng aksyon para rito, sabi ni Teacher Rose. At sinabihan ko na rin, sabi naman ni Nanay Nida, sinabihan ko na rin po ang mister ko na huwag nang gagamit pa sa kanyang trabaho ng pinturang nagtataglay ng tingga. Yun, alam nyo, yung mga pinturang nakikita nyo, nung araw kasi, yung mga pinturang nabibili, may mga halong tingga lahat, ano? Pero may lead. Pero ngayon, yung mga bagong pinturang nabibili ngayon, meron ng lead-free o walang lead, no? At siguro, yun yung sinasabi ni Nanay Nida nang ipabibili niya sa asawang pintor kapag nahilingan siya magpinta ulit ay yung mga pinturang lead-free o walang taglay na tingga. Yan. Tapos pinaalalahan na din ni Nanay Nida yung anak niya. At ikaw naman, Mardi, sabi niya, ugaliin mo maghugas ng kamay matapos maglaro at bago kumain. Yun ang paalala ni Nanay. Muling minasdan, no? So after nung nangyari yun, parang namulat yung mga mata nilang lahat, ano? Sa pangyayari na yun, nakalain ba naman nilang yung eskwelahan na pagkaganda-ganda na pinili-pili pa talaga ni Nanay Nida ay merong panganib palang dala dahil doon sa pintura. At hindi naman yung gusto ng mga teacher, hindi rin gusto ng may-ari ng eskwelahan. Hindi lang sila aware na yung mga makukulay palang bahay na yun ay baka merong halong lead yung pintura. Ngayon, ang ginawa ni Nanay Nida, muli niyang minasdan ang makulay nilang bahay. Yan. Kasi parang hindi niya sukat akalain na yung makulay nilang bahay pala may dalang panganib. Isa-isa niya ngayong pinuntahan yung makukulay nitong kwarto. Ano nga ulit yung mga makukulay na kwarto? May kwartong kulay pula, di ba? May kwartong kulay orange, may kwartong kulay berde, at may kwartong
I mean, yung sala nila ay kulay asul, di ba? So isa-isang pinuntahan niya ni Nanay Nida at pinagmasdan. Sabi niya sa kanyang asawang si Simon, "Simon, bihisan natin ng bagong kulay ang ating bahay. Muli nating pintahan," sabi niya. "Oo, Nida," sabi naman ni Tatay Simon. "Titiyakin nating ligtas para sa dalawa nating chikiting ang tahanang ito. Wala na yung dati kong ginagamit na pintura. Hindi ko na yung gagamitin. Pangako ni Tatay Simon." Nasisiyahang yumakap si Nanay Nida sa kanyang mister, sa kanyang asawa. "Pero may isa sana akong hiling sa'yo," sabi ni Nanay Nida. "Alam ko na yun," agaw ni Tatay Simon. "Ano kaya yung hiling na yun?" Ano? At sinabi ni Tatay Simon na alam na niya. No? Ano ba yung hilig ni Nanay Nida kung natatandaan natin kanina? Saan mahilig si Nanay Nida? Sa bahay na makulay, di ba? Pati yung eskwelahan, makulay. At lahat ng bagay sa kanyang buhay, makulay. Pati yung kanyang lipstick, pati cutics, na makulay. So, ano kaya yung hiling na yon na alam na ni Tatay Simon? Tingnan natin, ha? Muling namangha ang mga kabarangay nila, nang makalipas ang isang linggo ay makita nila ang bagong hitsura ng bahay ni na Tatay Simon at Nanay Nida. Bakit? Lahat ng kulay sa bahaghari ay kasama dito sa bagong bahay ni Nanay Nida at Tatay Simon. Pero wala ng LED, wala ng tingga, ang ginamit na pintura. Yan. At dito nagwawakas ang kwentong ang makulay na bahay. Yan. Okay mga kids, nagustuhan niyo ba yung kwento? Yan. O sige nga, kung tingnan nga natin yung mga bagay na bakit nga ba itong tingga ano, ay masyadong ginagamit, itong LED na sinasabi natin ay madalas na ginagamit sa maraming kagamitan sa bahay, sa industry, no, sa manufacturing, malaging ginagamit yung LED o tingga. Alam nyo kasi yung sangkap na to, mabisang sangkap siya para ma-stabilize na lahat ng mga gamit, no. Halimbawa sa pintura, no, para hindi mabulok yung pintura at maging maganda pa rin, hindi nawawala yung kulay, naglalagay sila ng LED o tingga. Yung mga gasolina natin na may LED, pang-stabilizer. At pati po yung mga laruan na nakikita nyo, kaya nagiging matingkad yung mga kulay nila at saka yung minsan nababali-bali, nagiging malambot yung mga laruan, nagiging masarap paglaruan, ano? Dahil po ito sa taglay na LED. Kumbaga sa pagsangkap na paggawa ng mga laruan saka minsan ng mga school supplies na makukulay, no? Naglalagay sila ng LED kasi ito yung sangkap na mura na, epektibo pa. Kumbaga kahit mura siya, maganda yung nagiging effect. Kaya lang, hindi na realize ng mga gumagawa na itong LED pala na to ay may dulot na pinsala, no, sa ating nervous system. Kung pwede nitong masira yung brain. Lalo na kung buntis yung nanay tapos may exposure na agad sa LED, no? Sa mga bagay na maraming LED, po pwedeng maapektuhan yung growth and development ng bata. So po pwedeng napansin na humihina yung ulo ng bata or nagkakaroon ng problema sa pandinig, di ba? O sa pagsasalita. O minsan may mga problema sa behavior ng bata, nagiging agresibo, nagiging sobrang kasaway. At minsan nagkakaroon ng talagang brain ano damage, no, nagiging mental retardation. Kaya alam nyo, ginawa namin itong librong to sa tulong din ng Eco Waste Coalition kasi gusto nating ipakita sa lahat, no, na dapat maging maingat tayo sa pagpili ng mga bagay na nagagamitin natin. Halimbawa yung mga laruang binibili natin, ano, 'di ba, diyan sa halimbawa dito sa Divisoria o sa mga pamilihang bayan o mga palengke, nakita naman natin ang daming mga laruan at minsan murang-mura lahat ng laruan, pero nakatitiyak ba tayo kung gaano karami yung kung ano yung LED content ng mga ito? Wala naman tayong dalang scanner na itatapat dun sa mga toys na ito habang namimili. Yung mga binibili ba nating mga crayons, yung mga binibili nating mga bag or mga plastic na ginagamit ng mga bata sa school, yung
Nakatitiyak ba tayo kung gaano karaming lead ang nilalaman nito? So, andoon po yung danger nito. Kaya talagang siguro mahalagang matyaga natin, ano, mga magulang at mga teachers, yung mga bagay na madalas na napaglalaroan ng mga bata. At para naman po dun sa mga nagbabalak na magpaganda ng mga bahay, no? Wala namang problema na gumamit ng makulay na kulay, no? Kasi kahit naman walang LED yung isang pintura, pwede namang matingkad pa rin yung kanyang kulay, no? Hindi lang naman yung LED. So dapat hihingi natin pag bibili tayo ng pintura, sisiguraduhin dapat natin na walang halong LED, no? O tingga yung pinturang binibili natin. So parang ang tanong niyo dun sa hardware, LED-free po ba itong pinturang to? Wala po ba itong tingga? At kapag sinabi niyang oo, yon ang safe na gamitin sa loob ng ating mga bahay at eskwelahan. Ngayon bilang pagwawaka siguro, no, gusto kong ipakita sa inyo tong yung drawing na to sa dulo. Ayan, kung nakikita niyo to mga kids, no? Meron tayong drawing. Ayan, parang ito yung loob ng bahay ni na Mardi. Ayan. Okay? Tapos tingnan nga natin lahat ng mga bagay na nandoon kung ito bang mga bagay na nasa loob, may taglay na LED. Isa-isahin nga natin. Sige nga. O, kunwari itong sofa. No? Magsimula tayo rito sa sofa. Nakita ba niyo yung mga makukulay na kahoy na hawak na patungan ng kamay ng sofa? Ayan, nakikita niyo ba yan? O, pwedeng ito ay mayaman sa LED dahil ito ay punong-puno ng pintura. Tapos nakita niyo yung silyang maliit na yon na kahoy? Ayan. Okay? Napinturado din, kulay dilaw pa, no? Ito din ay baka mataas ang content na LED. Ano pa? Nakikita nyo ba itong itong ukulele? Itong ukulele na to parang gitara, no? Pero makulay, kulay pula yun sa gilid, no? Yan. Ito din ay posibleng may LED, no? Tapos tingnan nyo itong mga laruan sa baba, no? Meron siya rito mga dinosaurs, no? Yan, meron siyang mga kutse-kutsehan. Nakikita niyo yung mga kutse-kutsehan na yan, eroplanuhan, ganyan. Tapos may mga trumpo, nakakalat na trumpo, mga maliliit na human figures. Tapos yan, no, may dinosaur. Pwedeng mataas din yan sa LED. Ngayon, ano pa ba? Itong mga ref magnets na minsan binibili natin mga pasalubong. Baka mataas din yung LED content, hindi natin alam. Ganun din yung mga ibang mga building blocks, mga laruan na ganyan. Pati nga mga coffee mugs, eh, oh. Nakikita niyo yung coffee mug na ito, yung iniinuman natin, na may mga pintura o may mga disenyong makulay na may pintura. Posibleng meron din siyang mataas na LED, no? At kung titingnan niyo po, maski dito sa harap ng kwento natin, meron kayong makikitang parang lipstick at saka cosmetic, yung makeup, no? Ayan, no? Yan din daw ay posibleng mataas ang content ng LED. At doon sa labas ng bahay, kung nakikita niyo sa bintana, nakita niyo ba yung gate? May gate na metal, di ba? Na merong pintura, na parang kulay pula yung pintura. Yun, posible rin mataas ang LED content. Pati yung dingding nila, no? Yung dingding na kulay berde na may dilaw na mga bibi, na ganun, ay posibleng mataas din sa LED. So sa makikita niyo, mga kids, saka mga parents and teachers, na napapaligiran pala tayo ng mga bagay-bagay na pwedeng mataas ang content ng LED. Kaya mahalagang siguro conscious tayo, aware tayo, na para makakreate tayo ng isang safe environment o safe place para sa ating mga anak o ating mga estudyante, ay tingnan natin, ano, kung ligtas ba itong mga bagay na meron tayo sa eskwelahan at sa bahay. Okay? Kung hindi tayo nakakatiyak kung ano yung LED content ng mga ito, siguro mag-imbita tayo ng mga representatives, no, mula sa EcoWaste Coalition o kaya sa iba pa mga environmental groups para masuri itong mga meron tayo. At palitan natin kasi marami rin namang laruan na kasing ganda na walang LED, no, na walang taglay na tingga. So mas yun ang gamitin natin sa school at saka sa bahay. Nakasisiguro tayo na mga ligtas, no, at saka lalaking mas smart at malusog ang nervous system, ang brain ng mga ating mga anak kung ilalayo natin sila sa panganib na dala ng lead poisoning. At alam nyo, itong lead poisoning hindi agad-agad napapansin, ano?
Kahit ngayon may exposure ka, nakakain kang hindi sinasadya ng lead, isang araw, pwedeng maipon yung maraming buwan at saka pa lang makakaramdam ng sintoma yung isang bata. Noon pa lang siya nagigimakulit o noon pa lang siya nakakaramdam ng parang nagkukumbulsyon or may problema sa kanyang pag-aaral o pakikinig, no? So, hindi agad-agad. Parang it takes time, no? Minsan buwan ang binibilang, parang nag-accumulate muna sa loob ng katawan ng bata bago dumami yung, bago maramdaman yung mga symptoms. So, huwag na nating hayaan na umabot pa sa ganun. Panatilihin nating malinis yung mga bahay natin at sana yung mga anak natin, kung mga maliliit, huwag natin hayaan yung gapang lang siya ng gapang at yung unattended, no? Yung kumbaga kumakain ng kung ano-ano, nagpipika-pika siya nang hindi natin nakikita, eh baka itong mga alikabok na to may halo na pala siyang mga pintura na nabakbak at na-pulverize, no? Naging pulbus na yung pintura. So, iwasan natin itong danger ng lead poisoning. Yan. Sana nakatulong sa inyo itong kwentong ito, ang makulay na bahay, no? At sana may napulot din tayo ng mga tips para maging ligtas yung ating mga tirahan at ang ating mga eskwelahan. Yan. So, salamat mga kids. Thank you. Maraming salamat po, Tito Doc Luis. And lahat kami nagulat. Anong iniisip namin, ano kaya? Bakit kaya nagkakaganon si Marty? Tapos lahat kami biglang, lead pala. At ang tamang spelling ng lead o tinga ay L-E-A-D. Nakikita natin sa... Hindi, ang pagbasa doon, Ate Yeng, hindi lead, no? Yes. Kasi di ba usually lead yung sa English word, but kasi chemical siya. So lead ang tawag. Tapos yung nag-aaral na ng chemistry, ng science, yes, makikita nila sa kanilang, ano bang tawag doon? Yung table of elements. Ang tawag, ang sign ng lead ay PB o plumbum, di ba? Tapos may naka-assign siya na atomic number, number 82. Yun yun. Wow! Ayan, matutunghayan niya ang pagtungtong ninyo ng high school sa chemistry. Exciting. May advanced lessons sa kay Tito. Tito Doc, may papakita lang po ako sa inyo. Nakikita niyo po ba? Ay, oo. Yes. Aray na sugatan ako. Ano ba itong isa? May mga lihim kami ni Ingkong. Yan. Kasi paborito ko po si Tito Doc. Salamat sa iyo, Yeng. Thank you. Po ang karangalan na nandito kayo at na-witness po namin kayong magkwento live. Maraming salamat po. At dito natin, no, yung pagmamahal natin at yung karapatan nating pambata na maging ligtas at maprotektahan ang ating mga sarili at maprotektahan ang ating mga mahal sa buhay, yun, kailangan talaga maging mabusisi tayo, lalo pa na malapit na ba ang Pasko? Yung kung malapit na yung Pasko, di ba? Or kaya may birthday. O ngayon na, di ba? Kailangan natin mabusisi. Pwede naman natin i-Google din. Di ba po may mga listahan ng mga products na kung mas yung lead content niya. Maganda yun. Sa darating na Pasko o sa mga birthdays, dapat tiyakin natin na pang regalo natin ay lead-free. Kung hindi, may regalo din tayong lead dun sa mga bata. At ayaw natin yun, di ba? Yes. Maraming salamat, Tito Doc Luis. At yes, sa ulitin po, balik po kayo kasi ngayon ay National Children's Book Month. Yay! Maraming salamat po. Ngayon naman, punta naman tayo para sa ating pagninilay-nilay. Nandito po ulit ang ating paboritong si Kuya Dan. Kuya Dan Tolo Yama. Isa po siyang psychologist, assistant professor sa University of the Philippines, Los Baños. Ito po ang ating minamahal na Aldan Richards. Maraming salamat, Ate Yen. No? Hello. Namanghat din talaga ako dun sa story natin, no? Yung ang makulay na bahay. Kasi hindi ko ini-expect yung twist ng story, no? Kasi ako bilang isang psychologist, no, kung pagbabasihan ko lang yung naging behavior kanina ni Mardy, parang iisipin ko na parang nakakaranas na siya ng mga pagbabago-bago sa kanyang personalidad. Pero nakita natin na yung palang dahilan ng pagbabago-bago ng kanyang personalidad at ginagawa, mga gawi, ay dahil pala
sa lead poisoning. Ayan. So, isang napakagandang kwento. At muli, sa ating mga kwentuhan, welcome muli. Ako liang inyong Kuya Dan. And welcome sa ating PPPP period. Kung saan ating pagmumuni-munihan, pagninilay-nilayan, no? At iba pa, no? Yung ating kwento ngayong hapon na pinamagatang ang makulay na bahay. Okay. So kanina, pagkatapos basahin ni Tito Doc Luis yung kwento sa ating lahat, in-explain na rin niya, no, bilang siya isang doktor, in-explain na niya sa atin, no, yung harm o yung pagiging hindi maganda, no, na naidudulot, no, kapag sobrang dami ng lead na nasa mga iba't ibang produkto. Okay? At kung paano ito nakakaapekto sa atin. Kaya ngayong hapon na ito, no, dahil na-discuss na yun ni Tito Doc Luis, no? So gusto ko mag-focus ako dun sa isang bagay, no, na feeling ko magagawa, no, at mauunawaan talaga natin bilang mga bata. At ano 'yon? May kinalaman ito, no, sa isang ligtas at malinis na kapaligiran, no, nagaya sa kwento, no, yung pagpapanatili ng isang ligtas at malinis na kapaligiran at kung paano ito nakakaapekto sa akin. So ano nga ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang ligtas at malinis na kapaligiran? Okay, so magtatanong ako ng mabilisan, ha, o pabilisan din sa chat group, sa chat natin. Oh, kailan ka huling nagwalis ng loob ng bahay ninyo? Oh, sige nga, kailan kayo huling nagwalis ng bahay nyo? O kahapon daw, sabi ng iba kanina. Eh, kailan ka huling nagwalis ng inyong bakuran? Oh, kanina rin daw. Ang daming masisipag, no, nagwawalis. Oh, kailan ka huling naglinis o nag-ayos ng mga sarili mong kagamitan, damit o laruan? Oh, sabi rin kanina, kahapon. Okay? Eh, sige nga, bilang elementary students, kailan ka huling naghugas ng pinggan? Ay, hindi pa po. May hindi pa rin nakapaghugas ng pinggan. Ayan, very good. So, kung papipiliin kita, alin ang mas kaaya-aya sa'yo? Ang isang malinis o isang maduming kapaligiran? Alin ang mas pipiliin mo? And feeling ko naman, no, sa lahat sa atin na naririto ngayong hapon, mas pipiliin natin ang isang malinis na kapaligiran. Dahil kapag malinis ang ating kapaligiran, makakatiyak tayo na ligtas ito. Ang kapaligiran ay malaki ang nagagawa para sa ating ikabubuti. Kaya kung ligtas ang at malinis ang ating kapaligiran, marami ang magandang maidudulot nito sa atin. Kapag malinis at ligtas ang ating kapaligiran, alam mo yon, panatag ang iyong isipan, panatag ang iyong damdamin, at panatag ka ding kumilos na walang takot at pangamba na mapapahama ka. Diba last week, we talk about safe spaces, no? So yung discussion natin ngayon, parang kadugsong ng tinatawag nating safe spaces. Pero mahalaga na yung isang lugar para sa atin ay maging safe, kailangan nating panatilihin ang kalinisan nito. Okay? Kasi kapag napanatili natin ang kalinisan at kaligtasan ng kapaligiran, napapanatili rin ang ating magandang kalusugan. Okay? Sana klaro yun sa ating lahat. Pero, no, alalahanin din natin na kagaya sa kwento, hindi lahat ng kaaya-aya or kaaya-aya sa mata or yung mga magaganda sa mata ay ligtas at malinis. Dahil maraming mga bagay sa kapaligiran na akala natin ay nagdadagdag ng ganda, halimbawa yung pintura, no, halimbawa yung mga laruan, akala natin nakakadagdag siya ng ganda sa kapaligiran. Pero hindi natin alam na nakakasama pala ito, no, sa kapaligiran, lalong higit sa ating kalusugan. Kaya dapat, palagi pa rin tayong mag-iingat. Kaya, para sa ating pagninilay-nilay ngayong hapon, again, sasagot ulit tayo sa mga tanong kung saan matutulungan tayo na maunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon
ng isang ligtas at malinis na kapaligiran. Okay? Kaya kung ready na ang ating mga kakwentuhan, let's go to our first question. Okay, at ang ating tanong ay, ano sa palagay mo ang mangyayari sa atin or sa'yo kapag hindi natin inaalagaan or hindi mo inaalagaan at pinapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran? Okay, wow! Ang bibilis ng response, no? At karamihan, no? Mula sa sinabi ni Patricia, ni Kate, ni Sophia, ni Ian, ni Aaron, ni Mart, ni Kobe, ni Bettina, ni Ira, ni Jess, no? Ayan, no? Well, ang dami-dami, no? Hindi ko na isa-isa yung lahat ng mga sumagot, no? Pero para-paraho kayo ng sinagot at sinasabi nyo na tayo ay magkakasakit. Okay, magkakasakit tayo, no? Tapos dinagdag ni Eliza na masisira ang ating kapaligiran. Okay. So, magpupunta ako doon, no? Doon sa part na kasi marami ang nagbanggit sa inyo na magkakasakit, no? Tama, no? Magiging prone tayo sa mga sakit kung hindi natin naaalagaan ang ating kapaligiran. Kasi kapag nangyari 'yon, alam naman natin na nadudumi at mas dudumi ang ating kapaligiran, no? At kapag pinababayaan natin ang ating kapaligiran, yan mismo yung mga consequences na makukuha natin. Kasi in the first place, hindi natin inaalagaan ang ating kapaligiran. Okay? Kaya dapat, let us always be mindful, lagi natin aalalahanin yung ating responsibilidad pagdating sa ating kapaligiran. Na lahat tayo may responsibilidad na alagaan ito. Kasi kung hindi, no? Sabi nga ni Sanya, lahat tayo magkakaroon ng problema. At ang isang pangunahing problema doon ay may kinalaman sa atin, no, na baka tayo magkasakit. Baka tayo madisgrasya or baka tayo magkaroon ng sakuna. Okay. Kaya, no, isipin nating mabuti na kapag hindi natin aalagaan ang ating kalikasan, ang ating kapaligiran, may mga hindi magagandang mangyayari sa atin. Okay? Very good. Now, so dahil alam na natin, no, na may consequence yung or may mga masasamang magagawa sa atin kapag hindi natin inilagaan at nilinis ang kapaligiran, no, punta na tayo sa pangalawang katanungan. Okay? Una, ano or ano-ano sa palagay mo ang mga bagay na ginagawa mo na nakakasira o nakakasama sa ating kapaligiran? Sige nga. Ano yung mga ginagawa mo na baka nakakasira na pala sa ating kapaligiran tapos nakakadumi sa ating kapaligiran? Sabi ni Patricia, nagsusunog ng mga basura. Sabi naman ni Roxanne, nagkakalat. Okay? O sabi ni Jello, good boy si Jello, wala daw siyang ginagawa para makasira. Okay? Sabi ni Miles, pag si cellphone, okay? Ito si Aaron, no? Very good, no? Pag-aaksaya ng papel. No? Si Sophia, sabi niya, hindi paglilinis. Okay? Si Marian, si Mart, si Cray, no? Pagtatapo ng basura. O ito si Ian, no? Medyo advanced yung naisip niya, no? Pagkakaingin po, no, yung pagpuputol ng mga puno. Okay? Si Angel ganun din, no? Si Trisha, pagkakalat, pagtatapon ng basura, ganun din si Amilu, no? So kung iisipin natin, no, kahit tayo mga bata pa lang, may mga nagagawa na tayo, no, para makasira or makasama sa ating kapaligiran. So, kung may ginagawa tayo para makasira, syempre for the second question, may ginagawa din tayo ng mga bagay na ginagawa mo na nakakapagpanatili ng kalikasan at kaligtasan sa ating kapaligiran. Ano kaya ang mga iyon?
Okay? So sabi ni Patricia, pagtatanim ng puno. Si Roxanne, si Cheryl, no, pagwawalis at paglilinis. Si Cray, sabi niya, pag-recycle. Okay? Si Sophia, no, paglilinis din. Okay, pag-recycle din ang sagot ni Sophia. Si Maria Jess, paglilinis at pagtatanim. Okay? So, halos pare-pareho yung mga nakikita kong tugon. Paglilinis, pagtatanim, pag-recycle, pagtatanim ng puno, no? Paghihiwalay ng mga nabubulok sa hindi nabubulok, no? Pagtulong-tulong sa gawaing bahay, no? Ito si Sophia, no? Nagpa-practice na raw siya ng 5S. Okay? Tapos, sundin din yung 3 R's. Reduce, reuse, recycle. Okay? Very good. Okay? Pagtapon ng mga waste materials sa tamang lalagyan at pagsunod sa batas araw-araw. Feeling ko, yun, no? Magandang reminder yun sa atin kung saan tayo wasto na magtatapon ng mga basura. Lalong-lalo na yung mga basura na nakakasama, no, sa ating kalusugan. Lalo na yung mga basura na may mga halong kemikal na dapat hindi basta-basta itinatapon kung saan-saan. Okay? So, may nagsabi na pagkoconserve daw ng water, pagkoconserve ng energy, okay? Laging paglilinis. Very good. So, again, yung mga kakwentuhan natin, always very good. Kasi alam na alam nila kung ano yung gagawin nila. So, bakit ba naitanong ko ang mga katanungan na ito? Pupunta ako dun sa unang tanong, no? Yung sa mga bagay na ginagawa natin. Kasi minsan, hindi natin nare-realize na kahit maliit na bagay na ginagawa lang natin, na akala natin walang epekto sa kalikasan, no? Pero hindi natin nare-realize na kapag ginagawa natin kahit ang mga maliliit na bagay na yon, napakalaking impact na, no? na pagdating sa kalinisan at kaligtasan ng kapaligiran. Halimbawa na lamang, no? Kunwari ikaw, pagkagaling mo ng school, diba? Gusto mo sa hapon, bibili ka ng mga merienda or bibili ka ng mga candy, bibili ka ng mga chichiria, no? Tapos, pagkakain mo, ano usually yung ginagawa mo? No? Itatapon mo na lang basta-basta yung isang pirasong candy wrapper o yung isang piraso ng pakete ng isang chichiria. Tapos, bakit natin itinatapon iyon? Kasi sasabihin natin sa ating sarili, ay, isang piraso lang naman yun ng candy, ay isang piraso lang naman yun ng Tetra Pak. Pero hindi natin na-realize na yung mga pira-pirasong iyon, kapag pinagsama-sama natin, no, isang tumbok ng basura ang mabubuo. Okay? So yun yung mga yung isa sa mga realizations na dapat maalala natin, na kahit simple, no, na mga bagay, basta hindi maganda ang dulot sa kalikasan, no, in the long run, mamaya-maya, magiging malaki na yung impact sa atin. Pero syempre, kung may mga ginagawa tayo na nakakasira, syempre dapat mas magfo-focus tayo sa mga bagay na nakakatulong para mapanatili natin ang kaligtasan at kalinisan ng ating kapaligiran. Okay? So dapat tayo mismo kumikilos sa ating mga sarili. Dapat nagfo-focus tayo sa mga aksyon na may kinalaman, no, sa pagpapanatili ng kagandahan ng ating kapaligiran. Kaya yung mga simpleng paglilinis, simpleng pagtatanim, no, kahit simple man yan, no, sobrang laki ang maitutulong. No? Ako nung bata ako, no, hindi naman medyo matagal na yon, no. Pero naaalala ko na nauso noon yung sinasabi nila na tapat ko, linis mo. No? Na parang kung bakuran mo yan, then dapat linisin mo yan. No? Sa aking pagtanda, no, lalong-lalo na ngayon, no, na bilang isang profesional, parang napapagtanto ko na dapat pala hindi ganon. No? Kasi mapatapat man natin yan or hindi, mapabakuran man natin yan or hindi, dapat meron tayong responsibilidad na panatilihin yung kalinisan sa ating kapaligiran. Kasi kapag hindi natin pinansin yan, tiyak, no, na sa darating na hinaharap, baka yan ay isang maging problema. Okay? Kaya para sa ating mga kabataan,
doon tayo sa pangalawa. Ano yung magagawa mo para makatulong? Okay ba yon? Ayan. So very good ang ating mga kakwentuhan, no? Sabi, yan, ito. Gusto kong basahin, no, yung sinabi ni Nirenz. Sabi niya yung clay go, no? Clean as you go. Feeling ko, ano yan? It will go a long way kapag pinapractice natin yan. Ako, ganyan yung ginagawa ko kapag kakain ako sa mga restaurant or mga fast food, no? I make sure that before I leave, lilinisin ko mismo yung table na kinakainan ko. Ayan, very good Renz, no, for bringing that up. And finally, para sa ating pangatlong katanungan, ayan. So kanina, kung may mga bagay kayo na ginagawa para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng inyong kapaligiran, ang tanong ko sa inyo ay isang hamon. Paano mo makukumbense ang mga kabataang tulad ninyo, kung yun man ay kaibigan mo, kapitbahay mo, kalaro o kaklase, na mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng ating kapaligiran? So paano mo makukonvince ang mga kababata mo or yung mga iba pang bata, kunwari sa Facebook, paano mo sila ikukonvince na mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan at kaligtasan sa ating kapaligiran? Okay? Oh, okay, so sabi ni magbabasa na ako ng mga kasagutan, no. Sabi ni Aaron, no, kakausapin ko po sila at ipapakita ko ang epekto ng pagtulong nila. Okay, very good. Si Sophia, sabi niya pakikiusapan. Okay, very good. Si Angel, kakausapin, no. Sabi ni Miles, be a model po. Okay, very good. Si Angel, pagsasabihan. Okay, tas may dagdag si Sophia or gagawa po ng project about that. Okay, sabi rin ni Mart, lead by example. Okay, si Bettina, sabi niya, kakausapin sila ng mabuti at sabihin sa kanila ang mga hindi magagandang mangyayari kapag hindi nagawa. Okay, very good din. Si Ian, no? Sasabihin ko po na kahit maliit na basura ay dapat itapon sa tamang basurahan. Okay? And ganun din si Dan, sasabihin niya na may katukayo ako dito. Hello Dan, no? Sabi niya na maglilinis daw siya para hindi magkasakit. And then ayan, marami rin ang nagsabi na magiging role model, magiging example to all po, all caps, sabi ni Cray. Yan, magiging example. Ayan. At dun ko gusto mag-focus ang aking refleksyon. Na pagdating sa hamon, no, na kung paano ba tayo tutularan ng ibang mga kabataan, then I guess bilang kayo na mga nandito sa ating Zoom links ay mga SPG presidents, mga student leaders, the best way that you can convince other students or other children like you is to be a role model. No? To be an example for everyone. So kung dito sinasabi nyo kanina na para makatulong, maglilinis kayo, magtatapon kayo ng basura sa tamang tapunan, hindi kayo magkakalat, magtatanim kayo ng puno. So kung sinasabi nyo ito, no, higit sa namumutawi sa ating mga bibig, dapat ginagawa natin ito through our actions. Okay, sabi nga ni Roxanne, be a good leader. And if you become a good leader, then other students na tinitingala ka bilang isang student leader ay gagayanin ang mga bagay na ginagawa mo. Okay? No? Kailangan nating ma-realize na ang lahat ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na pagdating sa kalinisan at kaligtasan ng ating kapaligiran, lahat nagsisimula sa ating sarili. And if we want others to follow our lead, no, dapat nakikita yan mismo sa inyong lahat sa pamamagitan ng inyong tamang kilos at tamang gawi. Okay? Again, ha, uulitin ko, dapat magsilbi kayong role model sa iba.
Okay? Is that clear? Sige nga, kung klaro yun, can I see a thumbs up or a all caps na yes or opo sa ating chat box? Okay, very good. At sana, yung ating kwento, anong wali ang title ng ating kwento? Ang Makulay na Bahay ay magsilbing aral sa atin patungkol sa ating kapaligiran at sa ating kalusugan. Okay? At dahil nga kanina sinabi ko, no, na dapat kayong maging role models, so para sa assignment natin this week, ano ba ang assignment natin ngayon? Sinong na-excite? Okay. Kasi nga, di ba, dapat role models kayo. So, para maipakita nyo ang inyong pagiging role model, gagawa kayo ng photo diary. Kung saan, sa loob ng ilang araw or sa loob ng ilang linggo, ay inyong idodokumento at kukunan ng letrato ang mga bagay na ginagawa mo para mapanatiling malinis at ligtas ang inyong tahanan at kapaligiran. So, itong photo diary na ito, yung mga litrato na makukunan mo sa loob ng 3 to 5 days or 1 week, no? Pagsamasamahin mo ito, no? Pagsamasamahin ang mga larawan at ikwento mo kung bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan at kaligtasan ng ating kapaligiran. Okay, once nagawa mo ito, again, magpapatulong ulit tayo sa ating mga guro at sa ating mga magulang, no? Kasi nga kukunan natin ito ng larawan at ipopost sa Facebook gamit ang hashtag DRRMSBuklatan, hashtag episode 10. Okay? Klaro ba yun mga estudyante, mga kakwentuhan? Photo diary. Tignan natin, no? Ang inyong pagiging role model. Baka nga ito na rin, no, yung magiging daan para gayanin kayo ng iba pang mga kabataan. Okay? At dahil dyan, ang ating quote of the week para sa ating pagpapanatili ay ang ligtas at malinis na kapaligiran ay yamang hindi mapapalitan. No? Ano yan? Kasi biyaya yan ng mundo sa atin. No? Kaya kapag na-maintain natin ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran, tiyak, no, na magiging matiwasay ang ating buhay. Okay? Yan ang ating mga magsisilbing kayamanan. No? Kasi pansin natin, 'di ba? Kapag nasisira ang kalikasan, ang hirap-hirap na mapalitan. Kaya kung i-maintain natin ito, mamaintain natin ang ating kayamanan. Okay? Kaya, sa panghuli, para sa ating word of the week, no? Kasi kapaligiran tayo, ang ating word of the week ay paligid. Panatilihin ang likas na indayog at ganda ng iyong daigdig. At yan ang pinakahuling challenge na iiwan ko sa inyo. Mahalin ang ating paligid. So maraming salamat mga kakwentuhan. Hanggang sa susunod na uli na episode ng DRRMS Book Latan. Maraming salamat! Maraming salamat, Kuya Dan! Kuya Dan, ano nga po ulit ibig sabihin ng indayog? Rhythm. Ayan. Indak. Ayan. Oo. Din ako. Salamat kayo din. Ngayon po, binubuksan natin ngayon ang lahat ng mga katanungan. Maaari nyo na pong ilagay sa ating chat box at sa comment section. Kung may katanungan po kayo para kay Kuya Dan or kay Tito Doc Luis. Ayan. Ang saya nung ano, ang saya ng topic for today, kapaligiran. Kasi kung inaalagaan din natin ang kapaligiran, napoprotektahan din natin ang ating mga sarili, napoprotektahan din natin ating mga kasama, at syempre, mag-ripple effect yun sa lahat. Maraming salamat sa inyo. Sige nga po, meron po mga katanungan. Ah, may nagtanong po. From Jello, yung libro po ba may LED? Itong ganito, I don't think may LED ito. Mukhang LED-free itong mga ginagamit dito.
Otherwise hindi siya makakapasok sa sistema siguro ng ano ng mga eskwelahan or DepEd. And salamat kay Kuya Dan sa kanyang pagmumuni-muni, no? Ang ganda ng paligid, ha. Ito po, meron pong katanungan from Maria, Marian Regis from Silay City. Paano po kung hindi pakinggan ng mga batang ating mga paliwanag sa kanila? Ano po ang gagawin? Kung hindi pakikinggan? Eh halimbawa, pwede kasi natin pakita yung halimbawa ng mga distraction na nagaganap, di ba? Yung halimbawa, hindi mo inalagaan yung kapaligiran, no? I mean, hindi lang related sa LED, but halimbawa yung kapaligiran in general. Kung pwede kang magkaroon ng mga mudslide, ng mga trahedyang kabi-kabila, no? At kung halimbawa naman patungkol naman sa LED at hindi, kumbaga hindi, kasi mas tingin ko concerned ito ng mas nakatatanda, eh, no? Hindi binigyan ng tuon o focus itong mga ganitong makulay na bagay na hindi man lang na-check ang LED content, magdudulo talaga ito ng problema sa brain development ng bata, no? Kaya ngayon pa lang dapat yung paglikha kasi ng safe environment, kailangan mula sa loob ng bahay hanggang sa labas, tuloy-tuloy yun, eh, no? Kanina binanggit ni Kuya Dan yung anong mga dapat na gawain o gampanin ng mga bata sa loob, pero kasama dun siguro sa mga gampanin na yun yung sa mga magulang, tiyakin din na ligtas lahat ng mga bagay na nasa loob. Kasi maski yung sinasabi ng Eco Waste Coalition, malaking yung sa paglilinis nga lang daw dapat wet mop ang ginagamit, hindi simpleng yung dry lang na basahan, kasi kumakalat lang daw yung alikabok. Pero pag wet mop, kumakapit yung alikabok, kung merong lead content na napasama sa pintura, natatanggal siya. Yan. Ito po, meron po nag-send ng message si Aaron Munoz from Pampanga, is there any cure for lead poisoning po? Well, alam niyo hanggat kung maaga namang nadadiagnose to at maldang at nagkaroon na talaga ng intervention, hindi naman na siya magpo-progress, no? But of course, kapag halimbawa, andyan na yung nagkaroon na ng mental retardation, na uwi na talaga doon sa ganito, no? Irreversible na kasi yun, yung umabot na doon sa punto yun. Pero kunwari, maaga pa lang, na-detect na sa dugo niya na medyo mataas yung level ng lead at nagkaroon na agad ng intervention. Ibig sabihin, inayos na yung tirahan, inalis na yung, wala na siya masyadong exposure dito sa mga bagay na punong-puno ng tingga. Sa tingin ko, meron namang recovery na magaganap. Pero wag natin paabutin sa punto na nagkaroon na talaga ng brain damage. Kasi kapag na-damage yung brain, irreversible usually yan. Eh, no? Yun na nga, ultimately death, kamatayan. Ayaw natin mauwi sa kamatayan itong pagkalason sa LED, no? O tingga. Actually, ang dami pong mga tanong tungkol sa LED kasi parang, paano na natin malalaman kung may LED ito? Ano, kung may symbol ba ito? Kung may sign ba? Parang, paano po ba matulang? Actually, pag tinignan mo lang, hindi mo agad-agad masasabi, no? Unless meron ka nung scanner na kapag itinapat mo dun sa object na yon, makikita mo. Pero dun sa, ayon kay Miss Aileen Lucero ng Eco Waste Coalition, yung mga bagay, halimbawa na sobrang dilaw na dilaw, no? Normally raw, ang tataas ng lead content nito kapag ine-examine nila, no? In fact, kahit yung mga seemingly makabatang lugar, no? Ay ginawan din nila ng parang pinuntahan nila at sinuri nila yung mga lead content. Nagulat sila na matataas kasi nga pinipinturahan, eh, hindi conscious siguro yung nagpapatakbo ng mga museums or ng mga schools na ganito or mga institutions na ganito na mataas yung lead content. Pero dahil dun sa intervention na rin na ginagawa nitong grupong Eco Waste Coalition, na kapag na-arrest nila, pag nakita nilang ganun, napapayuhan nila yung institution kung anong dapat gawin. Yeah. Maraming salamat. At yun na rin po yung kasagutan sa kung paano daw yung seller hindi alam kung may lead content. So yes, mahahanap, matutuntun natin yan. May nagtanong din po si Tricia Cruzat. Tito Doc Luis, ano po ba yung pakiramdam na artist ka po tas doktor din? Well, masaya naman, ano, kasi
kapag pinagsama mo yung dalawang daigdig na yon, doktor ka, manggagamot ka, tapos artist ka rin, naggagawa ka ng kwento. Parang may dalawang daigdig na masaya. In fact, sa mga kwento ko, marami din akong ikinukwento na tungkol sa pagiging manggagamot ko, no? Yung mga nakita ko sa mga pasyente, na ilalagay ko din sa mga kwento. So, sa tingin ko, mahalaga ngayon yung fusion of disciplines, yung hindi na kasi tayo ngayon nakakahon sa isang disiplina lang. Pwedeng tulad ni Ate Yeng, no? Pwedeng halimbawa artist si Ate Yeng, pero pwede din siyang teacher, pwede din siyang architect, ganyan. Si Kuya Dan, pwedeng psychologist, pero pwede din siyang pintor o painter, o pwede din siyang concert artist o songwriter. Ang mahalaga, dapat siguro laging may sining sa buhay natin. Kahit ano pang course ang kinuha ninyo, kahit isa kayong engineer, ingeniero, doktor, abogado, lagyan natin ng art, lagyan natin ng pwede kang lawyer, tapos ano ka din, pianist, di ba? O kaya isa kang teacher sa umaga, tapos sa gabi isa kang DJ, or isa kang alam mo na, maraming pwedeng gawin na combination. So, fusion of disciplines, ini-encourage ko yung mga bata na pagyamanin yung inyong talentong taglay at kung ano yung gusto nyong kunin in the future. Pwedeng pagsabayin ang arts and sciences. Ah, pwede, pwede. I think mag-a-agree si Kuya Dan dyan eh, kasi pwede namang pagsamahin talaga eh, no? Yung mga psychologists naniniwala na healthy yun para sa tao. At pwede nga nagtutulungan yung dalawang sining na yun eh. Yeah. Ito naman po, lipat tayo kay Kuya Dan. May tanong si Marie Therese Rabante, tapos i-coconnect ako na rin kay Marian. Kasi paano daw po yung pag-ibang bata, hindi naman gumagaya sa paglilinis ng kapaligiran. Tapos sabi ni Marian, paano kung mismong SPG president ang nag-aabuso sa kaligtasan, maaari po ba siyang isumbong na dapat siya pa ang tumulong? Paano ba ito? At para medyo mahirap naman yung katanungan niya, no. Pero sabi ko nga kanina, no, mahalaga kasi na nagiging example tayo sa iba, no. Na kapag pinapakita natin sa iba na kapag naglilinis tayo ng kapaligiran at nakikita nila, no, na masigla tayo, masaya tayo sa tuwing ginagawa natin ito, no. Parang magiging point siya ng comparison ng ibang tao sa atin na ay, bakit siya? Bakit parang ang saya-saya niya, ang sigla-sigla niya, no? Tapos marirealize nila na, ay, kasi baka naglilinis siya ng kapaligiran nila, nagme-maintain siya ng cleanliness, ganyan. So, yun. Kasi sabi ko nga, hindi mahirap din naman kasi nating pilitin ng ibang tao na gawin yung mga bagay na, kumbaga, hindi nila normal na ginagawa or hindi pa nila nagagawa sa kanilang buhay. No, lalong-lalo na kung sila ba yung mga makakalat na mga bata. Okay? Kasi unless nakikita nila mismo yung consequences ng action nila, halimbawa kasi kunyari nagkakalat sila dahil sa pagkakalat nila, medyo na aksidente sila or nagkasakit sila. Kasi minsan doon pa pumupunta yung mga ganung klaseng realization, no, na nakikita nila yung consequences. Pero syempre hindi natin hahayaan na humantong pa sa ganun, no, na may mangyayaring masama sa iba. Kaya mahalaga rin, yun nga, una, pagiging role model, at pangalawa, pagpapaalala sa kanila. Hindi tayo nanghihina or hindi tayo nauubusan ng pasensya na palalahanan sila, kasi yung ipinapaalala naman natin sa kanila ay mga bagay na mahalaga at mga bagay na makakatulong sa kanila at sa atin. Ayan. May katanungan din po para sa assignment. Dapat daw po ba collage or hiwa-hiwalay na pic? Dapat din po ba may paliwanag? Yes, about sa assignment, pwede namang collage, no, na ipagsasama-samahin nila sa isang tawag dito, sa isang typewriting or sa kung anong photo editing na gagawa sila ng collage sa mga photo editors. Ayan, so pwede silang gumawa ng collage. Tapos dun sa status, no, doon sila maglalagay ng kaunting paliwanag tungkol doon sa mga bagay na ginawa nila at bakit mahalaga yung ginagawa nila para mabasa rin natin. Ayan. Sige, last question na raw po. Kasi naka-all caps. Next time, wag mag-all caps.
Kuya Dan, ano daw po ba ang ginagawa ng isang psychologist? Napaka-interesting naman, no? Parang episode 10 na tayo, parang ngayon lang may nagtanong sa amin, no, kung ano ang ginagawa ng isang psychologist. In a general sense, no, kasi pagdating kagaya ni Tito Doc Luis na isang doktor, no, ang isang doktor kasi may mga specialization. Ayan, kunyari doktor sa bata, doktor sa matatanda, ayan, or doktor sa isang specific na sakit. So ganun din ang pagiging isang psychologist. Meron kaming kanya-kanyang specialization. And on my case, ang specialization ko ay clinical psychology. And as a clinical psychologist, no, ako yung tumatanggap for individual and group counseling or group therapy ng mga kabataan or mga matatanda na nagkakaroon ng maladjustments or problema sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Ayan. So, ewan ko kung nakakapanood, kung nakalimutan ko yung Korean novela na may ganyan, no? Pero it's something to do with that, no? Yung ginagawa namin. So, yung nakikipag-usap, nag-undergo ng therapy, nagbibigay ng psychological examinations. Yeah. Tapos nagda-diagnose din ng mga psychological disorders. Yeah. Medyo mabigat yata yung explanation ko, no? Pero ayan, kung interested kayo, no? So paghandaan niyo yan sa college. Ayan. Kuya din parang lalong lalo na sa kanilang mental health and emotional health, no? Kung yung doctor is more of the physical health. Of course, yung doctor dapat holistic, no? Pero minsan madalas naiisip natin na manggagamot is more on the physical health. Pero kapag mental health and emotional health, nandyan papasok talaga yung psychological health. Ang mga psychologist, di ba? Yan. Maraming salamat, Kuya Dan. Tito Doc Luis! At happy yes. National Children's Book Day sa inyo. Sa'yo din, Yeng. Sa'yo din. Yan. Salamat sa'yo, Yeng, ha, na may mga libro ka pala. Sana napirmahan natin, ano? Papapirma po. Nakapirmahan ko na. Ayan na. O, ayan. Sige po. Maraming salamat. Salamat sa kwento at salamat sa mga pagninilay-nilay. Salamat din sa mga kwento. Mga kwento din. At mga katanungan na tinanong ng ating mga kaibigan, mga kakwentuhan dito. Pwede na rin silang, ito po, pwede rin kayong tumawag sa ating mga helplines or hotlines sa mga karagdagang katanungan din. Sa Bantay Bate 163, paki-screenshot po nito. Lalo na ang Philippine Red Cross. Tawagan niyo sila kapag na lead poisoning kayo. Ayan, tama. Yes, ang Department of Education po, meron din mga hotlines para sa pagpapatuloy ng pag-aaral, lalo na sa panahon na ito ng pandemya, COVID-19. Ayan. Ito po ang in mga numero mula Region 1 hanggang Region 12 sa BARM, sa CAR, sa Caraga, NCR. Kapag hindi nyo pa ito nasi-screenshot, screenshot nyo na ngayon para meron kayong matawagan. Okay? Ang mga helpline information at iba pang materials ng DRRMS Buklatan. Ito po ay mahanap sa http://deped.in/storytellingmaterial. Okay. At ito po ang ilang pong mga paalala. Ang mga IAC materials ay same link din po, http://deped.in/storytellingmaterial. Alam na alam niyo na yan. Yes. At ito po, huwag kakalimutan, andito si Tito Doc. Sabi niya, maghugas ng kamay. Lagi magsuot ng mask. As much as possible, magstay sa bahay. Tama po, Doc. Maligo, maglinis ng bahay. Ayan. At dapat yung ano, ang mask nandito, natatakpan ng ilong at ang bibig. Hindi leeg, hindi noo. Alam natin yan. O, pagsabihan natin, pag may nakita tayo, ha? Dapat doon. Para, dapat naisip natin, kunwari may sakit tayo. Yun yung ano, di ba yung parang state natin. Kunwari, para alam natin, ay, huwag tayong lalabas para hindi tayo makahahawa. Di ba? Ganun.
At syempre, ito po ang mga evaluation forms. http://dep.ed.in/drrmsbook/eval. At yan po. Kapag nag-send po kayo, meron po kayong Certificate of Participation pagdating ng September. Ang ating pong mga episodes. Episode 10 na tayo! Nagaganap po dito po every 4 p.m. Mula May. Magkakasama na tayo ng May hanggang August na lang bago kayo pumasok sa school. Dito sa DepEd Philippine Facebook page. Ayan, hanapin niya lang po kami at hindi po kami aalis dito. Ito naman po ang ating mga pabaon. Ang dami. Ang pagpapanatili ng isang ligtas na kapaligiran ay isang paraan ng pagbibigay proteksyon sa mga bata. So take note mga mommies, mga daddies, mga guardians at teachers. Ang masiguro ang kalusugan ng mga bata ay pangunahin nilang karapatan. At ito din ay kayo din bilang mga ate at kuya sa mga pinsan, mga kapatid ninyo na mas bulinggit. Ang tamang edukasyon at wastong paraan ng pagtuturo sa mga kabataan ay daan upang maiwasan ang anumang sakit at makamit ang ligtas at malusog na pangangatawan. O, diba? At hindi lang, ito pala, ang ating takdang aralin. Don't forget, isang photo diary, pwede rin pong collage. Sa loob ng ilang araw, isang linggo, i-document, kunan ng litrato ang mga bagay na ginagawa mo para mapanatiling malinis at ligtas ang iyong tahanan at kapaligiran. Pagsamasamahin ng larawan sa kwento, kung bakit at ikwento kung bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan, kaligtasan at kapaligiran. And remember ang ating hashtag, #DRRMS, Book Latin, #episode10. Naku, episode 10 na. So next week, episode 11 na. I-post po yan sa Facebook. At yun, ito po ang ating ultimate lodi na pagkaganda-ganda, si Direk Ronnie nagbabalik para sa ating pasasalamat portion. Direk Ronnie, hi po. Yes, maraming salamat yan. Oh, mga kids, I hope nag-enjoy kayo. Di ba, ang ganda ng kwento. Kasi, di ba, si Doc Luis bilang doktor, no? Yan, nagamit din niya ang kanyang pagiging doktor at yung pagiging manunulat na napagtatagpo niya yon. Kaya sana, no, yung kanyang mensahe sa ating lahat ay mahalaga yung awareness. Ha? Awareness ng mga kapaligiran natin, ng mga bagay na ginagamit at kayo mabibigyan natin. Okay? Maging mapanuri tayo doon. Ha? At saka, yung kay Kuya Dan, di ba? Para kasi yung awareness, pagiging, naglilit sa pagiging mapanuri, pwede rin siyang nakakatulong to take the necessary actions, di ba? Ano yung mga karapatan na pag-aalaga ng kapaligiran para sa ikabubuti ng ating kalusugan, di ba? Kasi lagi tayong may connection sa kapaligiran. Hindi lang tayo ang may buhay din, okay? Pero ano mang gawin natin sa ating kapaligiran, bumabalik din sa atin, okay? Kaya mahalaga yung meron kayong kapangyarihan na makagawa ng mga bagay-bagay na ikabubuti ng kapaligiran at ng inyong mga sarili. O di ba? O may powers pala kayo? O di ba? Gamitin ng mahusay ang powers na yon. At saka, sabi nga ni Kuya Dan din, di ba? Pwedeng sa paggawa ng mabuti, nagiging tayo ay mga role models. So hindi lang tayo may powers gumawa, pero tayo ay mga influencers din, di ba? So kaya natin mag-influence ng ibang tao. Kaya naman sana sa araw na ito, natagpuan nyo ang kahalagahan ng pagproprotekta sa inyong mga sarili, sa inyong mga kalusugan, hindi lang ng katawan, pero ng kaisipan din, no, ng mental health, no? At sana sa ating mga nanay, tatay, no, ating mga magulang, teachers, no, na ito ay ating pangalagaan, no? Ating i-ensure ng mga karapatan ng mga bata sa protection ay ating maibigay. Okay? So sana ngayong araw na to, ay ngayong hapon na to ay natuto tayo, no? Sa, marami ako kasi nakita sa chat, ganun pala 'yon, no? 'Di ba? Thankful kayo doon sa knowledge, no? O ayan, may medical knowledge na tayo ngayon, ha? Na napulot kay Doc. So sana nakatulong ito sa muli, no? Next week ulit, no? Dito sa DRRMS
buklatan. Okay? Happy dinner, kids! Maraming salamat, Direk Ronnie. Happy Children's Book Day! Yay! At ang ganda na, no? Meron pala tayong mga powers. At why not use those powers or pagiging influencers sa ating Talaarawan Challenge? Kung bordo kayo ngayong quarantine, etong handle ng UNICEF, mag-post na daw kayo ng videos sa pwedeng TikTok, di ba? Yes! Sige nga po. Paano nga po yan? Yan po ang from UNICEF. At ito po, bago po pala ipalabas itong DepEd Commons video, ang K-drama na binabanggit pala ni Kuya Dan ay It's Okay Not to be Okay about mental health. Okay, ito na po. Video presentation ng DepEd Commons. Second approach is now very popular, Mr. President. This is the online learning platform, and we in DepEd, we have what we describe as DepEd Commons. Right now, we already have over 7 million subscribers, wherein lessons, homework, quizzes, tips to learners and to teachers are all in the DepEd Commons and are accessible even to the parents. So we have instances, Mr. President, of parents who are abroad and who are monitoring what is happening to their children. They also go to the DepEd Commons and check on how their children are. The DepEd Commons is an online platform now that we have launched during the ECQ. At the moment, it is a repository of all open educational resources coming from teachers of DepEd. It is a work in progress, and we intend to collate all available material so that we can enrich the platform and we can make available these materials to all learners and to all teachers. Maraming salamat, DepEd Commons. Ito po, muli, alalahanin natin, kailangan kasama ng ating karapatang pambata ang maging ligtas,
Andiyan na ating kalusugan at syempre ang ating kapaligiran, malinis na kapaligiran. Ito po muli ang online kwentuhan ng DRRMS Buklatan. Ako po si Ate Yen Yen. Hello! At magkita-kita po tayo sa episode 11. Pasasalamat po sa ating mga external partners. Save the Children, Cultural Center of the Philippines, Psychological Association of the Philippines, at Eco Waste Coalition. Yan! Yay! Hello po, marami pong pasalamat sa ating mga facilitators. Tito Doc Luis, hello! Si Kuya Dan, hello! Maraming salamat po. Ang ating Kuya Tech Guy, si Kuya Manuelito. Ang ating pong mga FSL interpreters, si Ate KZ at Ate Aini. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre ang ating production team at ang ating mga partners. Maraming maraming salamat. Lalo na kay Direk Ronnie. Ang saya nung ano, no? Empowered ka. May power ka to influence others. Ito po, muli ang online kwentuhan DRRMS Buklatan. Kita-kita po tayo sa episode 11 next Tuesday 4 PM sa Facebook page ng DepEd Philippines. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you, thank you. Pwede magtanong sa FB. May mga araw na hindi natin ginusto. Thank you! Kulang ang mga salita para ilaraw ang sakripisyo. Kung minsan, tinatalo ng pagod ang likaya. Umabot na sa 20 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 29. Madalas ay niyayakap tayo ng bomba. Ngunit sa mga araw na iyon, pinili nating hindi sumuko. Patuloy tayong humahanap ng solusyon. Hindi tayo tumigil sa paghahatid ng edukasyon. Mahirap at marami mang balakid. Hindi man perpekto, hindi man sapat sa ngayon, magtulungan tayo upang sa bawat araw, unti-unti mapawi ang pangamba. Maibalik ang saya at magbigay ginhawa. Upang bawat sakripisyo ay masuklian ng tamang halaga. Igayang walang katumbas sa piling niya. May mga araw na hindi natin ginusto, pero gagawa natin ng paraan ito. Sasamahan kita kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Dahil kung nakakapagsalita lamang ang paliparan, ikukwento niya kung ilang beses akong lumingon pabalik sa iyo nung araw na ako'y lumisan. Papalubog ang araw noon at dahan-dahan lumulubog din ang puso ko sa kalungkutan. Ayaw sana kitang iwan. Gusto kitang samahan sa mga umagang nagmamadali ka papasok sa eskwela. Gusto kitang damayan sa mga gabing nahihirapan ka sa matematika. Gusto kitang yakapin sa tuwing gusto mo nang sumuko dahil akala mo'y wala kang talento sa pagpinta. Ngunit anak, gusto kong ipaalam sa iyo na ikaw ang nagpinta ng buhay ko. Nang dumating ka, naging makulay ang mundo ko. Ang dating mga baluktot na linya ay naging tuwid. Ang dating madilim na larawan ay nabigyan ng liwanag. Kaya anak, gusto pa rin kitang samahan sa bawat mong karanasan, sa mga tagumpay at kabiguan. Sasamahan kita hanggang marating mo ang mga ulap, hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap.
Hello, Ma? Hello, anak. Sorry, kakatapos lang ng trabaho ni Mama. Okay lang po, Ma. Kakatapos lang din naman po namin maglaro. Mukhang nandyan ka ulit sa paboritong lugar, ah. O sige, ready ka na ba? Punta ka na sa DepEd Commons. Mat tayo ngayon, ha? Saan na nga ulit tayo na ito kahapon? Sa problem solving na, di ba? Anak, sasamahan kita. Kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Sa mga panahon ito, ngayon o malapit ng July, dapat ang mga bata nasa classroom na eh. Nag-aaral, masaya, inihahatid ng mga magulang, but all these things at this point in time, wala. Na kung saan sumalakay sa atin ang COVID-19 disease. Paano enrollment? Paano pag-aaral? Sinong tutulong sa amin? These are worries very normal to parents like us. Papaano ng mga batang to? Gusto po naming i-remind ang mga timahal na magulang na sila po ay magtiwala sa Department of Education. At huwag po tayong magpatalo na because of this pandemic, ihinto po ang pag-aaral ng ating mga anak. Ginagawa po namin yung lahat ng aming makakaya para na sa ganun ay tuloy-tuloy po ang enrollment po ng mga estudyante po. Gumagamit po kami ng mga learner enrollment and survey form o yung tinatawag natin LESF. Para na sa ganun, makapag-fill up na po yung mga magulang na wala pong access pagdating po sa internet. Para doon sa coordination namin sa mga stakeholders, particularly doon po sa pagbibigay ng mga learners enrollment and survey form, pumupunta po kami by barangay. Yung boxes na dinala sa mga barangay hall, na yung mga hindi nakapag-enroll ngayon ng online, doon ngayon itinedrop yung mga enrollment form ng mga bata. At ang gagawin ng barangay, dadalhin ngayon sa school at sa mga schools ang magkukulit. Masasabi namin na kami ay may kahandaan sa mga iba-ibang modality na gagamitin natin dahil hindi nga pwede ang face-to-face instruction. Doon sa online ay nahihirapan po sila, so meron naman tayong tinatawag na modular. Kami po sa DepEd ay hindi tumitigil kung paano namin may pagpatuloy ang edukasyon ng inyong mga anak. Kaya po, magtiwala lamang po tayo sa DepEd. Thank you sa DepEd kasi kahit nasa pandemic tayo. Marami naman po paraan na magpagpatuloy ang ating kaaral sa ating mga kabataan. Ang ating kalusugan, ang ating safety, ang binabalanse natin. Kami ay nananawagan, alam namin na ang prosesong ito walang sapilitan. Ang prosesong ito ng enrollment ay ang final decision ay nasa parents, nasa guardians, at saka sa mga bata mismo. By the way, marami din kaming requests ng mga bata mismo na nagpapadala ng mensahe sa Secretary of Education na nagsasabing, gusto ko nang mag-aral. Gusto ko nang bumalik sa school. Gusto ko nang ipagpatuloy ang aking learnings. Mga bata mismo ang nagsasabi. Sa mga lugar na kung halimbawa sobrang dami na sila at saka umaapaw na sa mga kota ang mga batang na i-enroll, maraming parents na nakikiusap, pwede bang i-accommodate yung aming anak? Pwede bang i-accommodate yung aming apo? Kaya kami ay nakikinig sa mga pananawagan ito ng mga parents. At kami din sa DepEd, nanawagan din sa mga parents. Kayo ang magdedesisyon. Sa inyo ang desisyon.
na sa inyong kamay ang kinabukasan ng inyong learners. Maraming salamat.